Ito yung Justin, ako to ay nung ako meron mentalist din to, okay, meron to akong prediction. May prediction prediction. May prediction ka. Opo, oh, sige, ito na. Sandali lang po, nagko-concentrate lang po ako. Ay. Ayan. A lot of people are asking, what's it like to be a mentalist? Welcome to my mind. What's up, minions? Once again, this is Justin Piñon, the Mental Assassin, and welcome back to my channel. And grabe, kung nasusundan ninyo yung journey ko sa Bangong Talentadong Pinoy, fourth time na po tayo nanalo, and napakahirap, pero napakasaya ng journey, and hindi ko akalain na maaabot natin yun. Ang hirap ng mga kalaban natin, pero thank God, at umabot tayo ng fourth championship. Grabe, no? And isang panalo na lang, ano na po tayo, Hall of Famer na. And isa yan sa mga titles na nakakaproud na makuha dahil hindi biro manalo ng 5 beses. Kaya naman kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pa. Hindi ko alam kung paano ko gagawin. Hindi ko alam kung mananalo ko. Basta I'm going to try to do my best. Pero, syempre, hihingi tayo ng advice. Ito yung naisip ko. Gusto kong humingi ng advice sa isang tao na narating na iyon. Para malaman natin, di ba, kung ano yung mga kukunin natin, kung ano yung pwede natin gawin, yung mga hindi natin gagawin. So, itong taong to, napakasikat na nito, isa siya sa mga nanalo ng Hall of Fame noong unang season ng Bangong Talentadong Pinoy. At pag sinabing puppetry or ventriloquism, pangalan niya agad yung maririnig natin. Ang dami ng projects nito ngayon. Nanalo siya 9 years ago, yata? 9? 10 years ago? And hanggang ngayon, andito pa rin siya sa industriya, hindi pa rin tumitigil at ginagawa pa rin yung passion niya. Ladies and gentlemen, let's put our hands together to Mr. Wanlu Lunaria. All right, ladies and gentlemen, kasama na po natin si Sir Wanlu Lunaria. And Sir Wanlu, kamusta po kayo? All right, Justin, magandang gabi sa iyo, magandang araw. Kaya ko po kayo tinawagan talaga kasi hindi ko akalain na abot ako ng 4 na panalo sa Bangong Talentadong Pinoy. Kaya hindi pa rin ako makapaniwala, hindi ko alam kung paano ko nagawa yun, nakakaba pa rin. Pero syempre, isa po kayo sa pinakaunang nanalo as Hall of Famer. Gusto ko po humingi sana ng advice sa inyo kung anong dapat kong gawin, kung ano dapat na iniisip ko, at kung paano ako mag-prepare dahil one win to go. Pero syempre, pwede pa rin ma-change yung lahat kasi kaya magsisik po ako ng advice sa inyo bilang na natungtong nyo na po ang Hall of Fame. Paano po ba, Sir Wanlu? Well, unang-una, Justin, congratulations. No? 4 na beses ba? Hindi biro yan, ha? Hindi biro yung manalo ng 4 na beses. So you're one win shy of being the next Hall of Famer of Bangon Talentadong Pinoy. Kasi alam ko, dalawa na eh. Dalawa so, na po, yes. Willing, pag nanalo ko pa ng isa, eh, ikaw na ang pangatlo. Yes. Unang-una, four wins. So yan pa lang. Congratulations na talaga. Pero huwag tayong minto dyan, ha, Justin. Ha? Gawin nating 5 yan. Kahit anong mangyari, gawin nating 5 yan. Tapos, good number din kasi yung 3. Oo nga. So, kung ikaw ang magiging pangatlong Hall of Famer, that's a good sign because 3 is also a good number. It's a perfect number. So, sabi mo, hingi ka ng advice sa akin. Ano? Well, kasi ako nanalo ako more than 10 years ago. And Justin, you won't believe it. Yung nanalo ako ng Hall of Fame, yung mismong Hall of Fame award, no, pang 5 panalo ko, it was my birthday, as in eksaktong birthday ko. Kaya, blessing oh, napakasarap and gift. Regalo, napakasarap na regalo sa akin yun. Kaya talagang very grateful. Ang mapapayo ko lang sa'yo, alam mo, na-imagine ko na how you feel, no? 4 na, 1 na lang. Tapos, syempre, na-hold pa. Medyo na nakat pa yung, oh. Ano mo, yung excitement. Kasi next nagkaroon ng dalawang... Oo, dahil nagkaroon ng dalawang special episodes ang Bangon Talentadong Pinoy at napasama yes. Nga kami din. And speaking of special so, episode, nandoon po kayo ah. Napanood po namin lahat yung performance ninyo and napaka, walang kupas. Ang galing talaga. Ako, salamat. Eh, yung dalawang episodes na special episodes na yan, hatid namin yan sa mga kababayan natin.
hindi na para maglaban-laban kami, no, ng mga Hall of Famers, hindi na para ganun, kundi para lang mabigyan sila ng kaligayahan, no. Although syempre may mananalo at mananalo pa rin, abangan niyo kung sino, ha. At on your part naman, yung hinihingi mong advice, Justin. Hindi ka naman bago na sa fame, eh. Kaya, I mean, yung bangon talentadong Pinoy, maging Hall of Famer ka man, it's just parang icing on the cake as far as your fame is concerned. Dahil sikat ka naman na, kilalang kilala ka na, no? Pero siyempre magandang ano pa rin to, additional ano sa portfolio mo. Bangon talentadong Pinoy Hall of Famer. So, ang advice ko lang sa iyo be yourself. Ganyan pa rin kung ano ka ngayon kasi sikat ka na, magaling ka na, kilala ka na ng lahat. You've been doing a lot of yung mga talks mo pero ganyan ka pa rin, hindi ka rin nagbabago. So, yun lang, be yourself. Kasi kaya ko sinabing be yourself dahil ganyan ka. Iyan na yung sarili mo, eh. No? Kahit sikat ka na, kahit kilala ka na, kahit kung saan-saan ka na nakarating, eh ganyan ka pa rin. And excited ka pa rin dito sa magiging kapalaran mo, God willing na maging Hall of Famer ka. So, yan, just be yourself. Huwag lang lalaki ulo. Huwag kang gumaya dito sa batang to. Ito, tingnan itong batang to. Ang laki ng ulo. Malaki na ba ulo? Ang laki na ng ulo. Sabi ni Ryan Agoncillo nung nakaraang taping, eh. Parang lumaki ulo ni Nicole. Pumunta lang po ba sa ulo? Pero sa totoo lang, Sir Juan Lu, yung sinasabi niyo po, hindi ko pa rin talaga na-feel kung sikat man ako o hindi. Kasi hindi ko alam, eh. Feeling ko marami pa akong kakaining bigas. Kaya po humingi talaga ng advice sa mga nakagating na doon. Kasi hindi ko alam, eh. Hindi ko pa talaga natatahak yung landak ng ganito. Yung mga landas ng mga yung sa competition. Feeling ko pang perform lang ako. Kaya nung sinubukan ko itong bagong talentadong Pinoy, bago talaga lahat. As in bago. Tapos virtual pa. Hindi ko alam kung... Kaya nga hanggang ngayon parang amazed pa rin ako na... Well, Justin, kudos to you, no? Kudos talaga dahil... dun sa stature mo as a performer, di mo na nga kailangan sumali sa contest, eh. Pero gusto mo kasing you want to challenge yourself. That's why you joined this contest, I'm guessing, ano. And ayan, na nagkabunga naman, nagkaroon naman ng magandang bunga kasi when we challenge ourselves, minsan hindi maganda ang resulta. Minsan, maganda. Kasi pag hindi nanalo, akala nila, hindi maganda resulta. Pag nanalo, maganda resulta. Ang hindi alam ng lahat, whether you win or not, maganda resulta palagi nun. Kasi kung hindi ka mananalo, you tell yourself to strive harder. Go back to the drawing board. Saan ba ako nagkamali? Pag nanalo ka naman, di napatunayan mo sa sarili mo na, uy, kaya ko pala talaga, kaya ko pa talaga. So, either way, panalo, eh. Good move. Kaya kudos to you. And yun nga sinasabi ko, hindi pa lumaki ulo mo, eh. Sa iba yan, ba't naman ako sasali ng contest? Justin Pinion ako. Pero hindi ganun ang approach mo, Justin, eh. You wanted to strive harder. You wanted to prove to yourself na kaya ko to. And good work, Justin. Saka part din po talaga ng advocacy ko, kaya rin ako sumali dahil gusto ko pa rin, hanggang ngayon, gusto ko pa rin makilala yung art form na pinili ko, which is mentalism, na hanggang ngayon parang may mga hindi pa rin nakakaintindi. So gusto ko pa rin siya i-introduce sa mga nanonood kung ano ba talaga ang mentalism. So para maintindihan din nila. Kaya blessing din na nakakabalik ako every week at every week nakakapagpakita ako ng iba't ibang performance or klase ng mentalism sa mga tao. So... ito muna, Justin, pinaghahandaan mo na ba yung pang lima? Yes, ito na nga, eh. Meron akong pinagpapraktisan at pinapraktis na act para sa pang lima na gusto kong ibalik naman din sa mga nanonood yung blessing na binigay Wow. Sa akin. Uy, that's good, ha? That's good. Good work. Kasi kung God willing, magiging Hall of Famer ka, this will be first episode ng Bangon Talentadong Pinoy for 2021. Yes. Which is another good sign. Nako, pag-pray natin, Justin. Yes. Pag-pray natin na tutulungan ka namin. Pag-panalangin natin, sana makuha mo. Yes, and hindi alam ng mga nanonood na
nung sumali ako sa Bangang Talentadong Pinoy, isa po kayo sa mga kinakausap ko tungkol sa contest na ito. Kasi nga, napagdaanan nila to. Kaya grateful din po ako sa mga binibigay ninyong advice and yung mga good words na binibigay sa akin, nakakapag-uplift din and nakakapag-sabi sa akin na sige, ituloy-tuloy lang natin to. Kasi maraming times na muntik na ako mag-back out because of the situation, ganun-ganun, nung nagkabagyo. Pero nagtuloy-tuloy ako and salamat din sa inyo ng mga nagsasabi niyan. Yeah. Justin, kinakalabit ako ni Nicolo eh. Kanina pa nang nalabit eh. Ang gusto ko malaman, Sir Juan Lu, anong pakiramdam ni Nicolo nung nanalo kayong Hall of Fame? Yeah, Nicolo, narinig mo ba si Kuya Justin mo? Tinatanong kanya, ano daw ba naging pakiramdam mo nung naging Hall of... Teka muna, adjust kita para makita ka. Nung naging Hall of Famer tayo sa Talentadong Pinoy 10 years ago. Teka, Tito Hanlo, ang problema ko kasi, nanalo tayo 10 years ago. Tama. Pero hanggang ngayon, 7 years old pa rin ako. Dapat ganun, unfair. Hindi ka tumatanda, Nicolo. Ano unfair? Eh, good nga yun. Hindi ka tumatanda. Ako, di ba, Justin, naalala mo naman yung 10 years ago. Eh, bata-bata pa tayo nun. Payat-payat pa. Ngayon, tumanda na, tumaba pa. Ikaw na. Sir Juanlo, parang wala pa rin nagbago. Ah, na nakita ko yung video nung nanalo. Ah, wala, ganun pa din. Pareho kayo ni Nicolo, hindi tumatanda. Ako hindi tinatanda kaya Justin, pero ito grabe na tanda oh. Ano mapapayo mo daw kay Kuya Justin mo? Eh kasi Kuya Justin, narinig ko to, sabi niyo kanina, naranit to kayong kakaining digas. Ang talo, ang tayo ko to sa inyo, isain niyo to muna. Sabi nga naman. Oo nga naman, kaya baka mabilaukan ako. Ikaw talaga wala kang masabing matino. Hindi, totoo na nun. Isain nyo ito muna. Masasarap po kainin. Alright. Ayan, no? Justin, we're so excited din sa first episode ng Bangon Talentadong Pinoy for 2021. And we will help you. We will pray for you. And na-imagine ko na. Na-imagine ko na if you're going to be the next Hall of Famer, eh makukumpleto na ang mga Hall of Famers ng Talentado, ha? Merong ventriloquist, may makata, may mga singers, may magicians, ngayon naman, mentalist. So talagang grabe na ang Bangon Talentadong Pinoy. And we're so grateful to be part of it. And karangalan namin, God willing, na makasama ka sa club ng mga yes. Hall of Famers. Ako, na-imagine ko na sana ma-welcome nyo ako sa club ngayon. Pero ngayon, I'm not expecting anything yet dahil di ba natin alam kung ano mangyayari in the future. Pero I will do my best para makuha yun. And... Eh, Kuya Justin, dito po ba mentalist kayo? Oo. Oh. Hindi nyo po ba, ayaw nyo po ba tignan sa sarili nyong, ano, yung power nyo, yung kung kaya nyong tignan yung future nyo? Ayaw nyo? O kaya nyo pero ayaw nyo? Yun nga ang mahirap, Nicolo, kasi kahit gustuin ko man, hindi ako nakakakita ng future. Kaya hindi ko talaga malalaman kung mananalo ako o hindi. Kaya talagang nagsa-strive ako to do my best kasi isa yan sa mga I'm not saying disadvantage pero hindi ako nakakita ng future. Kaya, pero I can create my own destiny. So right now, I'm going to try to create my destiny na sana maging Hall of Fame. Kung hindi man, well, learning experience din naman yon. Very well said, Justin. Pero Nicolo, anong mapapayo mo kay Justin? Kay Justin, ako to ay mentalist din to ako. Meron po akong prediction. May prediction? May prediction ka? Opo. Oh, sige, ito na. Sandali lang po. Nag-concentrate lang po ako. Ay. Ayan. Sandali. Ang problema? Sakit yan mo? Hindi. Concentrate eh. Kulit mo ah. Justin, ito prediction ko. Sige. Mark my word, you're going to be the next Hall of Famer of Bangon Talentadong Pinoy. Wow! Naku. Ipadano sa dato. Pag ako nagkanali, papupugot ko ang ulo ko. O, sabi mo yan. Sabi mo yan, ha? Sabi mo yan, ha? Ipapapugot natin. Ako sana magdilang anghel ka sa sinabi mo na yan dahil nagamdaman ko yung sinabi mo na parang magkakatotoo, sana magkatotoo nga. Pero Nicolo, ha, ikaw nagsabi niyan, I will mark your word. Unang-una, ihahanda ko na ang leeg ko. Kaya ko kasi ito. Yee!
Pangalawa, hindi ko lang to sigurado kuya Justin kung di lang anghel ako ah, pero siguradong sigurado ako di lang tatet ako. Ano ba yung dila mo, Nicolo? Wood din ba yun? Ako, yay! Grabe ha, sir. Congratulations kay Justin in advance. Thank you very much. Sigurado ka. Apo. Talagang yung pagkasalita mo, sigurado ka, sana magkatotoo nga. And Sir Juanlu and Nicolo, gusto ko lang malaman bago natin tapusin tong vlog na to. Ano yung, naalala niyo pa ba yung naramdaman ninyo nung tinanghal ka yung Hall of Famer 10 years ago? Well, 10 years ago, dahil nga birthday ko nangyari yung episode na yun, tuwang-tuwa ako. And alam mo, Justin, from that episode kasi, from that taping, no, it was taped kasi, we had to rush to Pampanga for an event. So, dala-dala ko yung trophy, yung Hall of Fame trophy sa event. So, pinakita ko sa mga tao. And ang feeling masaya, at the same time, medyo nag-aalala rin dahil, alam mo na, hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero mas nangingibabaw yung saya. Masayang masaya kami. Kasi alam mo naman tayong mga performers. Alam naman natin na kailangan din natin magpakilala sa mga tao kung anong kaya natin gawin para makuha nila tayo sa kanilang mga events and parties. At masaya. Basta. Masayang masaya. And ang talentadong Pinoy experience, whether you win, whether you don't win, laging magandang experience para sa mga talentados. And ngayon pa lang, Justin, ang mapapayo ko sa iyo, tama ka. Don't expect, no? Don't expect kasi masakit din pag nag-expect. Pero hope and pray, di ba? Kasi iwan na lang natin sa Diyos eh. Kasi gagawin na natin, di ba? Gagawin natin yung kaya natin. Tapos hindi tayo mag-expect. Pero hope and pray. Pag binigay niya, di salamat po. Ganun lang yun. Oo nga. And Nicolo, ikaw, may gusto ko bang sabihin sa akin? Ano bang maipapayo mo? Kaya Justin, ang natatayo ko to sa inyo, pag naging Hall of Famer kayo, lalapit po ako sa camera para nakita niya. Kaya Justin! Dalato! Oo naman, Nicolo. Bibigyan kita ng bagong ulo. Ay, ulo? Bakit ulo? Pwede to dagong jacket. 10 years ko nang suot ko na. Oo nga naman. And with that, guys, maraming salamat po sa inyo, Sir Juanlu and Nicolo, sa inyong presensya. At marami po akong nakuwang advice na magaganda sa inyo. And i-apply ko po yan. And syempre, ipapasadyos natin lahat. And with that, thank you. And sana marami din na viewers na na-inspire sa inyo dahil grabe, after winning Bagong Talentadong Pinoy 10 years ago, andyan pa rin sila. So ibig sabihin, good opportunity talaga ang sumali sa mga ganitong klaseng competition. Biguin nyo, no? Naging si Sir Juanlu, siya na ang naging face ng ventriloquism at puppeteer dito sa Pilipinas. So, kung nafe-feel ninyo na gusto ninyong sumali, ipakita ang talent ninyo, huwag kayong mag-atubili. Sumali lang kayo. And thank you very much for your time, Sir Juanlu, and good night sa inyo. Thank you, Justin.